Hello, mabuhay! Samahan nyo naman ako ngayon sa pagpaplansya ng polo. Ako mga kaibigan, ang inuuna ko yung polo. Dito yung inuuna ko. Yan. Tapos, yung shoulder niya dito. Yan. Kasi ang ano kong lalaki, ano siya, mapili siya sa kanya. Pasensya na sa sama mga kaibigan kasi yung steamer ko tumutunog. May tunog siya. Ito. Pagkatapos dito sa shoulder, dito naman sa kanina panakakatawan niya. Dito, dahan-dahan para hindi siya masyadong maano, mga malupok. Ano ba yun? Ibig kong sabihin. Haanunay na makumil-kumil. Dito ito unang tayong pakam sa bagina. Mawgudi di jay. Di ima. Nahuhuli po yung ano yung sa kamay. Para pagka ano na, final touch ka na. Hindi masyadong ano. Hindi ko adjust mo kaibigan, kasi hindi tayo nakikita. Tapos, ito muna ako sa katawan. Ang amo ko kasi mga kababayan, ano, parati siyang nagpa-travel sa Dubai, kasi may business sila sa Dubai. Tapos, parati siyang pumunta sa Paris. Kaya yun, every other week, nagpapak ako ng mga gamit niya. Pero kailangan kasi ano, perfect lahat ng ginagawa mo. Alam mo na yung mga mayayaman, konting pagkakamaling lang, kahit konting-konti lang, nagagalitan sila. Minsan nasasaktan ako. Kahit sabihin natin sanay ka na, sanay ka na sa ganun, makisama, ganyan. Kasi lang, syempre, tinatamaan ka pa rin yung sama ng loob. Lalo na malayo ka sa pamilya mo. Yun ang pinakamasakit sa isang tulad naming OFW dito sa ibang bansa. Kasi, pagod ka na nga, tapos nakakarinig ka pa ng masakit na sa... Pagkatapos ko dito mga kaibigan, magplansya, matapos ko lahat-lahat, maglagay ako ng mga damit sa baba, tapos magdilig ako ng aking mga halaman dito sa terrace. Yun ang mga kasama ko araw-araw dito, yung mga halaman ko. May kamatis din ako mga kaibigan, kamatis, bell pepper, marami rin. Tapos, pagkatapos ko doon, wala na akong gagawin. Pwede na akong maligo. May rest time kami, isang oras. Pero sa akin, depende kung anong oras kami luluto ng dinner. Minsan 7:30, 7 o'clock. Depende po sa mga batayan kung anong oras sila gustong kumain. Kaya, medyo, ano po, saka depende rin sa amo ko kung gusto rin niyang siya yung magluto. Hindi na ako pwedeng pumunta sa kusina. Pupunta na lang ako, mga kaibigan, kung tapos na siya sa lahat-lahat. Kung tapos na silang kumain, ako na lang yung magliligpit ng mga pinagkainan nila. Ilalagay siya sa dishwasher. Tapos kakain na rin ako. Katapos nun, wala na akong gagawin kung hindi lalabas yung mga amo ko. Aakyat na ako kaagad, pwede na akong makapagpahinga. Yun lang yung araw-araw kong ginagawa. Gumigising ako ng 6:30, mga kaibigan. Tapos, mag-uumpisa na ako ng 7:30 maglinis kasi kakain pa ako, mag-breakfast pa ako. Tapos, pagkatapos nun, makapaglinis ako hanggang 10. Ayun, minsan 11 ako natatapos hanggang taas, hanggang dito sa kwarto ko, saka sa PlayStation room. Kasi may PlayStation room dito sa rooftop. Ayun, pagkatapos ko nun, pwede na akong magpahinga. Minsan,
kung may bantay, alam niyo na kung may bantay, aging gagagat na po na tangay kapansat. Mapunasan amin na din. Mapunasan. Nalilinisan mo lahat ng patis ng bahay na hindi naman dapat linisan kung may bantay. Ganyan kami mga kaibigan, yung katulad kong OFW pag may amo. Parang ano lang ba? Kung marunong kang dumiskarte sa trabaho, magaan lang. Pero kung hindi mo alam dumiskarte, lalo na pag may amo o walang amo, dapat kung may amo, yun doon ka pumaspas na pagtatrabaho. Pero pag wala, pabanding-banding ka lang. Pero hindi ko naman sinasabi na ano, depende kasi sa isang bahay kung may CCTV or hindi. Kasi karamihan ng mga kaibigan may CCTV na ngayon sa mga bahay ng mga amo. Kasi sinasayang. Ito, malapit ko na matapos yung katawan niya. Huli yung kamay, mga kaibigan. Tapos kailangan, huwag mong bilisan yung pagplanja kasi kahit na ano, dahan-dahan lang, steam naman kasi siya. Kaya, wala pong problema. Ito na yung kamay niya. Kailangan, parehas pa rin yung sa linya na natin, linya niya. Kasi pagka nagkamali ka, sisitahin ka. Hindi naman siya nagagalit. Yung babae lang, naninigaw sa akin. Sasabihin niya sa akin minsan, "You don't know anything." Yung parang sinabing pinaganda lang niya yung pagkasabi. Yung parang hindi lang pinangkahan na bobo ka, di ba? Pero okay lang yun. Minsan, pinapakinggan ko dito sa sangkaw niya ko. Pinapalagpas ko sa isang taing ako sa kaliwa. Kasi pagka lahat pinapakinggan ko, hindi ako makakapagtrabaho, makakasakit ako, sinong tutulong sa akin? Kaya, yun na lang ginagawa ko. Tumatawa ako, ganyan. Kaya, napag-isipan ko po talaga na dream ko talaga kasi magkaroon ng isang channel o TV na mapapanood ko ng mga kanta. Ano pa, may papakita mo yung talento mo, kung naririnig nila yung, or nararamdaman din nila, kasi ang alam ng iba, maganda ang mag-abroad, masarap, maraming pera, pero hindi nila alam, mga kaibigan, na marami rin kaming mga pinagdaanan, na sakit, sama ng loob. Tapos, minsan, siyempre, lalo na ang karamihan sa amin, hindi ko sinasabing yung 100% siguro na OFW dito sa ibang bansa, mga kaibigan, ay siguro mga 75, ganyan, yung nagloko na ang pamilya, kundi yung hindi naiwan yung magloko, ay yung umalis yung naiwan. Ganun, karamihan sa amin. Kaya mostly, may problema na nga sa trabaho mo, may problema ka pa sa mamilya, masakit mga kaibigan, mga katrabaho, kakunyang, masakit talaga. Aaminin man namin o hindi, yun ang pinakamasakit na nangyayari sa amin karamihan sa OFW. Yung nawawasak ang pamilya. Kaya minsan, dinadaan. May mga alaga ako, dalawa, 10 years old, saka 13 years old. Hindi naman na sila alagain. Kaso lang, ang liit lang ng bahay. Flat lang tong tinitirhan namin. Pero, sobrang perfectionist po ang amo kong lalaki at babae. Ang amo kong lalaki, ay nagka-travel siya every week, every other week, ganun siya. Tapos kami lang dito sa bahay. May mga time naman ako yung makapagpahinga. Kaso lang, syempre, nahiya ka rin. Tapos ang amo ko pa, yung babae. Yung pag siya yung nagluluto, ayaw niya yung nandyan siya, andyan ka na parang nakatingin sa kanya o nandun ka rin na tutulungan mo siya. Ayaw niya ng ganun kasi sabi niya, nasano daw siya mga kapatid na ano, na
na mag-isa magtrabaho. Sanay din daw siya. Pero syempre, bilang katuloy, nahihiya ka rin. Kaya minsan, pinapakapalan ko na lang yung mukha ko minsan. Kasi, syempre, yun ang gusto niya eh. Alam niyo ka ba, alam niyo mga kaibigan, meron akong pagkakamali noon nung mga isang buwan pa lang ako. Ang turo niya kasi sa akin, ang beddings kasi nila, tatlong tatong. May manipis, tapos yung susunod sa matipis, medyo parang small, thin, and thick. Parang ganun. Tapos, yung pinakalas niya, mga kaibigan, yung pinakamakapal, yung comforter. Eh, ang dami kong trabaho ng araw na yun. Nakalimutan ko na yung last pala, yung comforter, hindi pala sinusukbe, parang tinatakin. Ayun, nagalit siya. Sinigawa niya ako. Tapos, naiyak na lang ako, mga kalubayan. Kasi, pwede naman niya sabihin na, sa ganitoan, ganyan. Tapos, syempre, sa dami ko ng trabaho ko, lalo na pag naghahabol ko na ng oras, mga kababayan, kailangan mo magmadali. Dahil ang hinahabol mo dun yung oras mo. Pero okay lang yun. Ang maganda sa kanya, mamaya nagagalit, mamaya wala na. Kaso lang syempre, tito, masakit. Please lang, para sa pamilya. Para sa kinabukasan ng pamilya. Minsan, tanghalian mo, galit, hindi mo alam kung, kasi ang taong perfectionist, hindi mo alam kung saan yung tama mo, anong